madinig yung side mo kung bakit nangyari ito. Kasi ikaw yung mas matanda eh. Simula po nung nagkaroon ako ng pag-iisip, parang 7 years old po ako noon. Sinabi sa akin ng nagpalaki sa akin na kapatid ng ni Papa, na asawa ni Mama, na ganun wala na akong mama kaya dapat kailangan kong matutong mamuhay mag-isa. Kaso nga lang po, nung nag-aaral na po ako, simula po elementary na nakakaintindi na po ako. Sobrang sakit po kasi na naglalakad ako, sasabihan po akong, kanino anak to? Kanino ka anak? Ang sakit po marinig na sasabihin po yung nanay na ano, ayan pala yung napapabayaan ni dati ang anak. Tapos sasakit po na pagsabihin yung nanay na ikinakabit-kabit po kung kani-kanino. Yung sobrang sakit na ako po yung lahat sumalo ng masasakit na salita na sinasabi ng tao na si mama ganito, mas makatipa po sa higad. Ganun. Siyempre po bilang ano po sa akin po, masakit. Kaya po yung tumanim po sa utak ko, nagaganti ako kay mama. Opo, amin mo po. Nung nagkita po kami ng kapatid ko, opo, naramdaman ko po. Kaya yung di ko po mapaliwanag na pagmamahal yung akala ko pong may kahulugan. Pero di ko po ma-explain kung yung sakit na nararamdaman ko nung nagkaganto po ko. Opo, sobrang sakit po na ano. Pinapanood ko po yung video namin yung unang beses po na ano. Sinasabihan ako na ano, na sobrang katimuhati girl. Di po kasi nila alam yung kung ano yung dahilan. Kaya nga po sana ang sabi ko, kahit di ko po sinabi kay mama na pinakialam ko, nag-comment po ako, sana po i-stop na po natin yung ano, yung pagsasabi niyo ng family stroke. Kasi di niyo po alam kung ano yung dahilan. Respeto na po sa pamilya. Kasi po sobrang sakit po na. Hindi mo naisip na meron kang mangyayaring ganito? Pumapasok po talaga sa ulo ko yung paghihiganti po talaga. Alam mo, ang sakit-sakit sa dibdib ng nanay yan. Ha? Yung paghihiganti kasi maling-mali. Kaya naiintindihan mo kung bakit ganun yung sinasabi ng ibang tao. Hindi nila naiintindihan. Totoo yan. Hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Pero kasi, yung ginawa mo, alam mong mali. Yung totoo, ilang beses nangyari? Beses lang po. Pero di ko po alam kung saan po umpisa nagbunga po. Siguro po sa unang pagkakataon po na nangyari po sa akin. Siguro po dun. Paano nangyari? Ikaw yung may gusto? Siya yung may gusto? Hindi nyo kailangan magtakaipan. Ginawa nyo akong estranghero sa buhay nyo. Hindi nyo ako sinama. Sino talagang nagumpisa? Opo. Pero wala kang gusto. Yung pakiramdam ko po kasi, parang kung sa cellphone yung luba, tapos yung bigla pong nag-charge, bali, parang bigla na full. Yung binuhos ko po lahat, yung pagmamahal ko, yung wala. Gusto ko po mapakita yung pagmamahal ko. Actually po yung totoo po niya, nag-umpisa lang po kami sa halik. Doon lang po. Tapos kailan nangyari yung talagang hinalikan mo? Nung nasa province po kami, pero hindi pa po nangyayari sa amin yung ano po. Ano ba kayo? Ha? Kahit na sinong magulang magagalit, kahit na sinong tao na adult, ano ibig sabihin yung nakakatanda, pag nadinig yan at nalaman yan, hindi maganda. May naramdaman ka? Yung sobrang mahal po ako ni ate. Okay, pero bakit umabot na hindi ka natakot nung may nangyari sa inyo? Yun na po yung time na nahuli ko talaga sila. Ba't naulit? Kasi kung nangyari yun ng silakbo, ng damdamin or what, bakit naulit? Nahulog na po talaga yung loob ko. Parang minahal ko na po yung kapatid ko. Kahit alam ko po na bawal pag nangyayari po kami, parang hindi ko po naiisip yun. Kasi po umiirap po sa akin yung ano, pagmamahal, hindi yung utak po. Hindi siya pagmamahal. Alam mo, napaka-physical eh, ng mga pangyayari. Kahit sabihin nyo na magkapatid kayo, ang iisipin nyo palagi ang option, ay kapatid ko to, ay pinsan ko to. Di ba? Parang gano'n, nandun yung palaging magsasabi na, o di ba bakit nyo pa sinasabi na blood is thicker than water? Kaya nga kinakailangan na talagang may respeto. Bakit hindi nyo naisip na magkaroon ng respeto sa isa't isa? Bakit naisip nyo nung nangyari yun, nandun yung nanay nyo? Nandun po kayo, di ba, ma'am? Madaling araw po yun. Bigla lang ako nagising. Hindi ko po alam po. Magkakasama po ba kayo sa kwarto? O ano po hindi ba po ang sa setup? Kwarto. Wala po kaming kwarto. Ang kama po namin,
Ito lang. Ang hinihiga nila, ayan lang. Magkatabi sila. Magkatabi sila sa pagtulog kasi ma'am, hindi ko po talaga inisip na kaya nilang gawin sa akin. Binigay ko sa kanila lahat. Bumbuo yung pagtitiwala, binigay ko sa kanila. Mother, anong gusto mo mangyari ngayon? Kasi 5 buwan na yan at hindi talaga sila pwede magsama. Alam niyo yun. At kailangan maputol ito. Ni hindi kayo po pwede magturingan na anak mo to, anak mo yan, toto, eh, hindi pa pwede. Kasi gusto nating maiayos ito. Ganito ha, pinakamaganda niyan kasi talaga ikaw dapat nasa nanay mo. Kung ano yung desisyon ng nanay mo, kailangan magkasama kayo. May kapatid po ako sa Cavite, yun nga po, okay. Kinukuha po siya. Oh, kinukuha kasi na siya. Kasi sabi sa akin ng kapatid kong lalaki, yun po yung tinulungan ko, yung bading. Sabi niya sa akin, yung anak mo lalaki kahit dito sa akin, 2 kamay kong tatanggapin. Kayong 2, paano? Ayun nga po, sinasabi sa akin ng live-in partner ko. Kasi hindi naman po talaga ganun kasama yung live-in partner ko. Oo, namin po namin, pare-pareho. Nasaktan niya po yung anak kong lalaking yan. Dahil nga po, alam na nila po na mali yung ginawa nila. Yung kahit alam na nila, ito na ang problema. Andyan kami magkakaharap. Maghaharutan sila, ma'am, sa harap namin pareho. Ayan po yung masakit. Ayun po yung totoo. Dapat sana man lang ipakita nila ay nagsisisi na ako sa ginawa ko sa nanay ko. Nagsisisi ako sa ginawa namin dito sa pamamahay ng kasama ng nanay ko. Ni sa hinaga po ng utak ko. Wala po sa isip ko na kaya nilang gawin sa akin. Oh, yung tiwalang binigay ko sa kanila. Sabi ko nga sa kanilang 2, yung pala may nararamdaman na kayo siya isa't isa. Mano man lang na ako na ina nyo. Sinabihan nyo ako, ma. May nararamdaman ako sa kapatid ko. Di sana, pinaghiwalay ko sila, nasolusyonan ko sila kaagad. Hindi yung ganyan yung iginante nila sa akin dahil ang galit sila sa akin. Naintindihan niyo yung nangyari. Naintindihan niyo na hindi talaga pwede. Naintindihan niyo rin na talagang kailangan mag-start tayo sa scratch. Nagdadasal kayo. Anong dinadasal niyo? Gusto ko lang malaman. Gusto po namin hinihingi na patawarin po kami sa gagawa namin kasalanan kay mama. Ang hinihiling po din namin sana po bumalik po yung dati magkakasama kami. Iha, ikaw, ano nararamdaman mo ngayon? Kasi ikaw yung talagang pinaka-apektado dito. Ikaw din yung talagang magdadalan yan. Sabi niya, para daw po mabilis po ako makabangon. Pagkatapos ko daw po mga anak, papa-adapt daw po. Kasi nga daw po, wala daw po akong trabaho. Ano daw po yung igagastos ko? Buti daw po kung wala siyang maliit na anak. Umayag po ako na sa sinabi niya na ipapa-adapt para pagkatapos ko din po mga anak, makakapagtrabaho din po ako, makakapagbalik po ng pag-aaral para maayos ko na din po yung tupo dagok na dumating sa amin, pamilya. Lungkot naman ako bigla. Tinan nyo ha, kahit yung mga staff ni Rafi, ang pinupunto dito yung magiging kapakanan nyo. Kaya nga, ang iniisip nila, tutulungan kayo hanggang sa yung kayong 2 makakaayos. Na dahil kasi merong maganda na pwedeng mangyari. Pero kung ang sasabihin nyo, na yung nandito pa lang sa loob ng tiyan, 5 buwan, nire-reject nyo na. Alam nyo yung sakit-sakit sa isang bata na nakakaramdam nung gano'n na ayaw nyo yung nandito. Naisip ko po kahit po galing sa kasalanan sa sinasabi po na 9 buwan ko pong daladala halos araw-araw. Lalo na po ngayon tuwing umag, ginigising ako kasi nagugutom ako. 9 buwan ko po siyang daladala tapos po pagkalabas sa ibang kamay po lalak. Kasi naging hindi po ako nasuggest sa kapatid ni Papa. Sabi ni Tita, ano yan? Pusa, may pumimigay nyo lang naman kasi ako nakunan ako ng anak. Sa akin na lang yan. Kung ano man yung mangyari, mas maigi na ngayon, mas maging malapit kayo sa Diyos, mas manalangin kayo para mas maging maayos. Pangalawa, mas kinakailangan, forgive yourself. Hindi kinakailangan na ang sasabihin nyo, patawarin kayo kaagad ng nanay nyo. Mahirap yun. Una, sa lahat, patawarin nyo yung sarili nyo dahil meron kayong ginawang mali. Pagkatapos yung mapatawad yung sarili nyo, dun yung maiintindihan kung bakit kinakailangan na yung ibang tao kaya kayong patawarin. Ang hinihingi lang naman ng nanay nyo, respeto eh. Sa panahon ngayon, talagang mahirap para sabihin na talagang maintindihan kung bakit ganon yung nararamdaman ng nanay nyo. Masakit yun sa kahit na sinong nanay, kahit ikaw. Yung po yung araw-araw na nakikita ko siyang ganyan, lumalaki yung tiyan niya. Sabihin man ng ibang tao na naging konsentidor akong ina dahil... Mother, kasi iniisip mo kagad yung sasabihin ng ibang tao. Una,
hindi ka nga konsentidor. Kung konsentidor kang ina, hindi ka na lumapit kay Sir Rafi. At kaya nga tayo nandito dahil kasi gusto mong may ayos. So bakit mo sasabihin konsentidor ka? Maaari may pagkakamali. Lahat kayo may pagkakamali. At siguro yan ang hingin niyo ng kapatawaran sa Diyos. Yung mga pagkakamali nyo. Dahil sa nangyaring yan, wala akong pakialam sa kapitbahay. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila. Kahit ano pang sabihin nila, merong kayong tamang disposisyon, merong kayong paninindigan sa sarili. Kung sasabihin nila na talaga yan, ganun, pagchismisan kayo, ay naku, hindi nyo kinakailangang kausapin pa sila. Mamuhay ng tama, humingi ng tawad sa Diyos, magugulat kayo. Everything will be peaceful. Kailan pa pwedeng umalis na itong si Totoy? Immediately. Kung pwede nga lang po, sana ngayon po eh. Pwedeng po siya kay Totoy, kami na po bahala. Tutulungan po namin kayo na maihatid siya as soon as possible. Si ma'am, nagsasabi rin sa akin na kumbaga madalas nga, may times daw talaga na gusto na niyang, yun nga, i-end na yung kanyang buhay. So ano po kaya ang pwede nating maipay sa kanya? Totoo yun, doktora. Kahit po, kaya ko naisip na ipa-adapt na lang yung baby kasi yung ginawa nga po nila sa akin, insulto na. Tapos more than pa na makikita ko yung bunga ng ginawa nila sa akin. Ang sakit-sakit po talaga. Pag ginawa mo yan, tinatakasan mo yung problema mo. Alam ko po. Tama. Okay, tatanggalin ko sila. Paano yung anak mo maliit? Yun ang alam. Napaka-selfish mo, mother, pag ginawa mo yan. Yun nga lang po yung nagpapalakas na lang sa loob ko ngayon. Kaya lumalaban pa ako. Pag may pagkakataon na kaya mo, mabaw, nakaayos-ayos ka na talagang biglang naisip mo uli yan, kontakin mo sa kanila para pumunta ka lang dito. Ha, kakausapin kita ng hiwalay. Iba na yung problema mo eh, hindi na tungkol sa kanila eh. Yung problema mo na sa sarili. Ha? Opo. Doktora, on behalf of Sir Rafi po, maraming salamat po sa pagtulong sa amin and sa pagtulong po sa kanila. Sana po yung mga sinabi po ninyo sa kanila talagang tumimo sa kanilang isipan. I'm hoping for that. And I will continue praying for you three people na naligaw. And hopefully, you'll be in the right path after this. Okay? So, ayan guys, napanood nyo yan. Siguro marami na rin nakapanood ng videong ito kay Rafi Tolfo. Para lang na yung isip ko na mapanood ko to, na parang nagtanong ako sa sarili ko, ano na ba yung nangyayari sa atin? Ano na ba yung nangyayari sa mundo na nangyayari na ito? Tulad yan, talagang magkapatid sila. Parang hindi nakatanggap-tanggap, diba? Pero hindi natin pwede silang husgahan kasi hindi rin naman natin alam kung ano talaga yung kanilang mga nasa isip, yung kanilang mga pinagdadaanan. So, ang tangi na lang natin maitulong sa kanila. Sana, makita nila yung matagpuan nila. Yung mga sagot sa kanilang mga tanong, tumino sa isipan nila yung mga sinabi ni doktora. And sana ay maging, wag na natin silang husgahan at, kumbaga, tama na. Hanggang doon na lang, hayaan natin silang magbago. And sana nga, basta ipag-pray na lang natin na maging mabuti yung lahat, pati yung baby sana. Okay naman kasi diba tulad naman nasabi ng doktora na doon kasi sa isang video na napanood ko kasi na may part 2 ito na kasi magkapatid sila, maaaring magkaroon ng diferensya yung baby. Sana naman ay hindi at maging normal ang lahat. So sana sa mga kabataan, payo ko lang sa mga kabataan na maghunstili kayo, mag-isip-isip kayo. Kung kayo may galit, matuto kayong bago nyo gawin ang isang bagay, pag-isipan nyo muna kasi yung ang isang pagkakamali, sabi nga, hindi yan maituwid pa ng isang pagkakamali. Sana ma ito sa mga nanonood dyan, maging aral ito sa inyo. And sa mga magulang, sana, alam ko mahirap ang part bilang isang magulang.
ganyang nangyayari. Alam ko na napakahirap tanggapin, pero sana matapos na yun. So, ito na lang. So, pero, basta sana maging maayos ang lahat. So, thank you for watching, and sana po ay, ito, talagang, hindi kinaya ng ko, parang, ganun. Talaga nandun yung question mark sa isip ko, ano ba na talaga yung nangyayari sa atin, nangyayari sa mundo. Sana po ay, ang mga kabataan dyan, mag-isip-isip kayo, at sa mga magulang din, maging aral sa ating buhay ito. Thank you for watching, and kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, Magbubukid sa Abroad, huwag kalimutang isubscribe and kalimbangin po ninyo para updated kayo sa mga upcoming pages ko. Thank you for watching and see you for my next video. And sana po ay, ayun dun. Isan lang pong reaction video to, and parang naano lang yung damdamin ko talaga. Paisip talaga ako nung mapanood ko ito, kasi everyday po talaga ako nanonood ng mga ng mga uploaded from Rafi Tulfo and Action. Ayan, mga talagang sinusubay pa kaya. Shout out po sa iyo, Rafi Tulfo. Ayan, God bless po always, at sana po ay marami pa kayo matulungan tao. Sa lahat po, sa mga staff niya, sa lahat ng bumubuo ng Rafi Tulfo and Action, thank you so much po sa mga, ayan, sa mga na nga natutulungan nyo. Pagpalain pa po kayo, at sana marami pa kayo matulungan. Thank you.